Itong pinapakita natin kung sakaling hindi ka nagkasakit during the first 20 years, wala kang any availment, so ito yung total na makukuha natin. So again, sa K45, 26,470 lang to per year or 2,647 per month. Times 7 years ang hinulog natin dito kung nag-annual tayo, 185,288. Ang projection after maturity or on the 20th year, 524,000. So pwede na, no? Half a million kung medyo talagang sobrang gusto lang makapag-start talaga. Okay? So, ang K45, kung nag-start ka at age of 30, no? Pag edad mo ng 60, maganda talagang tignan, no? Yung 20 years from now, 30 years from now, para ma-inspire talaga tayo magsimula at mag-ipon talaga consistently. So, 1.3 million yan. At age of 65, 2.1 million, no? So, again, ang pinuhunan lang natin dito or savings natin nasa 185,288. So, kayang-kaya, no? Yan. So, marami pa tayong plan sa Kaiser. K45, K50, K60. So, mas mataas pa po yung ibang plan, no? Like K200. So, pwede tayong mag-request ng proposal, no? Para maintindihan natin to kung hindi pa tayo nag-start sa Kaiser, no? So again, 7 years to pay lang ito. And bakit ba maraming nag-i-start sa Kaiser? O tinatawag na long-term healthcare? Kasi kung ititignan natin, no? Kung nag-iipon ka sa bank or mahilig ka lang talaga mag-ipon sa unan mo, di ba, sa alkansya mo, no? 60,000 per year ang kailangan mo ipunin for 20 years para ma-hit mo yung 1.2 million mo na target fund. Pero with Kaiser, yun sa kaninang K100 na plan na sample natin na almost 60,000 per year, 7 years ka lang mag-iipon, meron ka pang healthcare, meron ka pang long-term care, may 20 years life insurance ka pa, may investment ka pa, kaya nga tumubo yan, no? At naging 1.2 million after 20 years. So anong gusto natin? 20 years tayo mag-iipon ng 60,000 or 7 years lang, di ba? So yun yung advantage kapag nag-i-invest tayo.